Hello to everyone. Nainip na ba kayo sa ating part 2 nitong Kawasaki 125 HD3? Ngayon guys, tutuloy na natin itong part 2. Para po sa mga nag-aabang ng part 2, shoutout po sa inyong lahat. Ito nga pala, ang side bearing po ng Kawasaki HD3, ang size niya ay 6305. Left and right ay 6305. Ang brand po ng ginamit ko ay NSK. Japan NSK. Unahin ang bearing sa right center, sa right center ng crankcase. Yan. Hindi nyo na kailangan guys gumamit ng heat gun para mailagay itong bearing na to sa crankcase. Kailangan ang bearing po ng mga 2 stroke ay sikip. Yan. Pag nailagay nyo na po yung bearing, kasi guys, ang bearing po ng HD3 ay heavy duty. Yan. Yung tawag po sa plate na yan ay plate position. Ilagay ang bolt ng plate position. Gumamit ng impact drive. Isunod ang buong segunyal assembly. And guys, panoodin niyo po yung tamang pagkakabit ng HD3 sa mga baguhan pa lang po magmotor at magkalas ng HD3. Yan guys, ganyan lang. Humanap ng tubo na kasya sa segunyal. Yan, kita niyo guys, so pasok na agad. Yan guys. Oh. Kailangan sagad na. Isunod ang kicker ng shaft. Shaft kicker. Kick shaft. Pagmasdan itong stopper. Yan guys, pagmasdan nyo ha. Kita nyo yung stopper. Kailangan, yan, tatama yan dyan sa stopper nyan. Yan, paikutin nyo ng counter. Counter clockwise yung ehe or shafting. Pag nasagad nyo na yon, isunod nyo ang spring. Yan, may mapapansin kayo dyan guys, butas. Isuot ang spring. Yon guys, nakita nyo yung spring. Pati itong guide na to, kailangan dito to. Tingnan nyo maigi ha. Yan, nakasuot na yung spring doon sa butas. Yan, kailangan yon, iikot nyo yan ng pakana naman. At saka nyo ilalagay itong kick guide ng spring. Yan guys, so kita nyo. Yan, dyan yung naka-stopper guys. And then, isunod naman natin ang transmission. Yan guys, ang transmission. Yan yung primera. Kailangan yung pinaka... Yan guys, yung may umbok ay sa ilalim. Yan yung primera natin guys. Ito naman yung main drive. Yan. Ito yung second gear. Primera. Ito yung primera guys. Ito yung segunda. Tresera, yan guys yung tresera. Kwarta, yan yung kwarta. Primera, segunda, tresera, kwarta. Ito naman assembly ng shifting. Ito guys, yung may fork na shifting drum. Ay ganyan lang guys. Yan, sasama nyo na yan sabay-sabay. Yan, pagmasdan nyo guys na mabuti. At saka nyo ilagay sa crankcase. Yan, kita nyo guys. Sa nga pala guys, bago po tayo maghapit ng
crankcase, bago nyo ilagay yung crankcase na center, bago natin takluban, ilagay nyo muna itong stopper ng drum. Yan guys, lagay nyo muna yan. Ang tawag po dyan sa stopper ng drum ay lever position. Dito sa katalogo nito. Lever position, ang tawag po nyan. Ilagay ang bolt ng lever position. Yan. Siyempre guys, mamaya na natin nahapitan yan. And guys, kailangan pag nagbuo kayo ng transmission, kailangan pag inikot nyo tong shifting drum, kailangan all around. Kasi po ang Kawasaki 125 ay all around ang kabyo. Dumadaan sa primera, segunda, tercera, kwarta, neutral. Umiikot po ang ating shifting drum. Walang stopper. Bayad. Bayad. Ngayon guys, pwede na nating lagyan ng maker. Kalimitan guys, ang Kawasaki 125 ay walang paper gasket ang center. Kaya kailangan natin gumamit ng gasket maker. Yan guys, ngayon naman nalagyan na natin ang gasket maker, pwede na natin ilagay itong kasawa na crankcase. Yan, yung left. Kung mapapansin nyo po, wala pa yung ating side bearing. Sa mga nahihirapan po nito, mas maganda pong unahin itong crankcase. Ito po yung discarding malupit na ituturo ko sa inyo. Tingnan nyo guys, kasi kung unahin nyo yung bearing, mahihirapan kayong magpasok ng crankcase cover. Itong center cover, mahihirapan kayo. Tingnan nyo guys ha. Kung mapapansin nyo po kasi ang crankcase po ng Kawasaki 125 ay walang stopper ang bearing niya sa side. Ngayon guys, kita nyo naman yung mga tornilyo. Yung haba, kailangan tama-tama yung kanyang haba ng tornilyo. At syempre, kailangan nyo ng impact drive. At hapitan nyo itong maigi. Pag hindi nyo kasi ito nahapitan ng maigi, maaaring umusok ito ng sobra at lumamon ng langis. Yan. Siyempre guys, kailangan pag na-impact drive nyo na, kailangan tetestingin nyo yung kicker kung nabalik. Tapos saka nyo ilalagay itong ating side bearing. Tingnan nyo guys, oh. Kailangan yung side bearing pantay lang sa crankcase. Yan guys, oh. Ito guys, walang problema naman yung bearing nating mapukpo kasi heavy duty po yung bearing. Huwag po kayo matatakot na masira yung bearing. Hindi po masisira ang ating side bearing. Tatandaan nyo guys yan. Yan. At saka nyo ilagay itong retainer oil seal ng magneto, ang tawag po dito sa ating kinakabit. Yan. At kailangan guys yan, may gasket. Kita nyo guys yung gasket. Pinalta natin ang gasket yan. Ilagay ang bolt ng retainer oil seal. So guys, bago na yung ating neutral light cover or sensor. Ito naman sa counter shop, kadalasan guys, bagong palit na po yung all seal ng counter shop,
nagkakaroon po ng langis. Kailangan may orange po yung counter shop. Tatandaan nyo guys yan sa Kawasaki 125. And then dito naman tayo sa right side. Ilagay itong yan guys, sapitan muna natin yan bago pala yung shafting. Kasi baka lumuwag pa tong lever position. Ito naman, lever gear change drum. Yan guys, kita nyo yung paglalagay ha. Tatandaan nyo yan. Yan guys, kailangan nakaltis yan. Yan yung pinaka spindle nya or stopper cam. Ilagay ang chain lever spring. Ilagay ang kunya or pin sa crankshaft. Ilagay ang gear ng rotary plate. Rotary plate valve. Yan. Ngayon guys, ang isusunod naman natin dito ay itong ating rotary plate. Ang timing po nito, kailangan nakatap po yung ating connecting rod. And sa ilalim po yung lagay. Kita nyo guys ha. Yan. Ito po guys, may nagtatanong po sa akin kung may puso daw po itong Kawasaki 125 kagaya ng Explore. Opo guys, ito po yung pinakapuso ng Kawasaki 125. Pagsala po yung timing niyang rotary plate, hindi rin po ito haandar ang inyong motor. Hindi ito hihigop ng gasolina. Tatandaan nyo guys yan. Yan yung discarding malupit natin sa Kawasaki 125. Kailangan tama din yung timing. Tatandaan nyo yan. Guys ha, naka top center tapos ganyan yung timing. Tatandaan nyo. Yan. And o-ring. May o-ring to sa rotary valve. And guys, ilagay ang rotary valve cover. Siyempre guys, bagong palito ng all seal. Hindi na natin ito papalta ng mga all seal. At sa mga lumalamon po langis at nauubusan langis ang makina nyo, yan pong mga all seal na nakikita nyo, yan po yung papaltan nyo. Kagaya lang po ito ng Explore. And pag nalagay nyo na guys yung o-ring, susunod nyo naman ay kunya. Pagkatapos ng kunya, ilagay ang pinion gear. And may washer. At ito, ang tawag naman dito sa gear na to, tinatamaan to ng oil pump. Yung makikita nyo po sa side cover na plastic na oil pump assembly. Dito po tumatama sa gear na to. Kalimitan po yung ibang Kawasaki 125. Ito, kita nyo guys, itong binay-script ko. Yung hinahapitan kong yan. Ang size po ng kalimitan ng Kawasaki 125 ay size 17. Ito guys kasi ay old model na Kawasaki. Pero yung mga modelo po ay size 17. Yung mga last model na Kawasaki 125. Ang tawag po dyan sa gear na yan, doon sa taas po na pinion gear, ay helical. Gear primary helical. Ilagay ang clutch housing. Siyempre guys, may washer sa ilalim. Pero ito sa clutch boss or clutch hub, wala itong washer sa gitna guys. Tatandaan nyo. Ito guys, napaka-importante nito sa rotary valve yan. Kailangan may o-ring yun ha, yung nilagay kong pin.
Yan, ilagay yung washer. Magkaiba po ng washer yung HD3 na modelo. Bali may design. Ito po kasi ay plain washer, pero okay lang din guys yun. Washer lang naman yung pinagkaiba dito sa nut. Pero iisa lang din yung makina nila. Yan guys. Balaga, happy tayo. Magsha-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo, Angelo Malalatastas. Shoutout sa iyo, Jane Pearl Mendez. Shoutout sa iyo, Christian Aquino. Shoutout sa iyo, Brian Henry from Gataran, Cagayan, Bali. Shoutout sa iyo, Ignacio Lennon. Shoutout sa iyo, Yox Turista. Shoutout sa iyo, JB Valdez from Trece Martires City, Cavite. Shoutout sa iyo, Francis Marshall. Shoutout sa iyo, Onassis Fernandez, HBS Toda sa Hermosa, Bataan. At shoutout sa iyo, Honor PC 80 from Macau. Shoutout sa iyo, Donny David. Shoutout sa iyo, Roderick Avila, San Andres Bukid, Manila. At shoutout sa iyo, Robert Odessa. Shoutout sa iyo, Landmark Astubesa. Shoutout sa iyo, Erwin Ramos. At siyempre sa mga bagong subscriber na hindi na shoutout, shoutout po sa inyo ng marami. At sa mga patuloy po tayong mga nakaisa sa ating palapal Jan Ray, marami salamat po sa mabilis nating 38k subscriber. Ngayon guys, 3 days lang tayong hindi nag-upload ng part 2. 37,000 po tayo sa part 1. Ngayon po, 3 days lang po yung nakalipas. 1,000 subscriber na po yung dumagdag. At marami salamat po sa mga bago subscriber. At sa matagal nating subscriber, patuloy po tayo magbibigay ng tutorial at kaalaman. Marami salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At God bless po sa inyong lahat. And guys, ilagay niyo yung pistol. Ako ng schedule. Sabi ng babae sa loob. Okay. Dati online dira. Yung mga hindi nakapag- Ngayon guys, hindi ko na to kinatong bidyong to. Ipakikita ko sa inyo yung mga mali at tama sa pagkakabit po ng black na ito. Kita nyo guys yan. Diba guys, nagkakabit tayo ng mga piston ring sa 4 stroke. Hindi po maselan yung ring. Pero dito sa Kawasaki 125, napakaselan po nito guys. Hindi ko na po ito kinat. Kasi guys, gusto ko makita nyo na yung paglalagay nito ay hindi biro yung paglalagay sa black. Kailangan guys, meron po itong kanal yung ring. Kailangan nakatama siya dun sa dulo. Tingnan nyo guys ha. Yan. Huwag na huwag yung pepper sa inyo yan. Kita nyo yung ginagawa ko. Kailangan papasok talaga yan sa liner. Yan. Kita nyo guys oh. Yan. Kita nyo guys ha. Ipumasok. Yan. Take 2. Yan. Take 3 tayo guys. Tingnan nyo ha. Kailangan tamang-tama talaga sa kanal. Hindi ko na po kinatong video ito para makita nyo mahirap talaga yung kabit yan. Yun. Kita nyo guys. Hindi nyo pwedeng persahin po yung piston ring. Kasi mapuputol yung ring natin. And syempre guys, may tamang kabit din yung piston. Kailangan yung arrow papunta sa tambutso. And siyempre, yung kanal ng ating piston ring, kailangan dito naman sa may part ng air cleaner. Yun yung tatandaan nyo kung mawala yung guide ng arrow na piston. Ngayon guys, pwede na natin kabit sa body, buo na. Yan. Kabit ang mga bolt, mga engine bolt.
And guys, ilagay ang assembly stator plate. And guys, bago na yung ating bolt. Inaltang ko na kasi yung pagkakalas natin sa part 1, sinisil ko na lang. Kasi nga, bilog na bilog na. Ilagay ang kunya. Ilagay ang magneto. Ilagay ang washer. Ilagay ang nut. At hapitan ng 14mm socket. At yan guys, okay na. At hanggang dito na lang tayo. Maraming maraming salamat po sa nanood sa ating part 2. Mabuhay po kayo at God bless po sa inyong lahat. Okay, pasipa. Ito, tatagal ang...